time kong makakita ng multo nung panahon ng lockdown. Nung normal days pa kasi, madalas sa bahay ako ng lolo ko sa father's side tumutuloy. Ang toxic kasi sa bahay namin, nag-aaway lagi sila mama at papa. Pero mula nung nag-lockdown, nasa bahay na namin ako lagi. Natigil na rin sa pag-aaway mga magulang ko. Alas 9 ng gabi nung mangyari ito, nasa sala si papa, nanonood pa siya sa YouTube. Ako naman, naka-earphones habang nakahiga lang sa mahabang upuan. Hinampas ako ni papa sa hita, tapos ginuso niya yung bintana. Ako naman na naiinis kasi leche ang sakit, hindi ko siya pinansin, tinalikuran ko siya. Pero hinampas niya ako ulit tapos tinanggal niya isang earphones ko. Tignan mo kasi di, babae yun diba? Sabi ni papa. E di bumangon na ako. Pagtingin ko sa bintana, may babae nga sa tapat naming bahay. Nakatrahe de boda yung babae. Nakatayo siya sa dulo ng terrace sa second floor. Gulo-gulo yung buhok niya. Bigla na lang napasigaw at nalaglag yung babae. Ang engot namin ni papa kasi takbo kami papunta sa bintana. Alam na namin na multo yun pero na-curious pa rin kami. Dumungaw kami. Para lang sabay na mapatili kasi biglang lumitaw yung babae sa harap namin mismo. Basag na mukha niya. Sabay kaming napatili. Kinagalitan kami ni mama. Akala niya tinitrip namin siya. Nagsorry pa siya dun sa may-ari ng katapat naming bahay na napalabas kasi ang lakas ng tili namin ni papa. Pero nung kwento namin sa kanya, napamura si mama. Kasi yung lalaking may-ari ng bahay, nagpakamatay yung asawa nung gabi pagkatapos ng kasal nila. Tumalon sa terrace nila sa second floor. Nakatrahe di boda pa raw. Yung bahay kasi namin, family house nila mama. Nangyari yung insidenteng pagpapakamatay ko nung asawa nung lalaki sa katapat bahay. Dalaga pa si mama. Never niya rin nakwento sa amin yon kaya gulat na gulat siya. Nung mangyari din daw yun kasi hindi niya nakita. Nalaman na lang yan nung maririg niya sa mga kapatid niya. Ang creepy. Kahit si papa na creepyhan kasi based sa nakita namin, hindi naman tumalon yung bride. Parang may nagtulak sa kanya. Sunod na linggo, nakalimutan na namin ni papa yung nangyari. May kurtina na rin kasi yung bintanang yun. Umuulan ng umaga. Dahil sakitin si mama, kami ni papa ang namalengke. Walang nangyari nung papunta kaming palengke. Kaya lang pagka-uwi namin, tulog si mama. Kaya hindi niya marinig busina ng sasakyan. Bumaba ako para ako nang magbukas ng gate. Sakto din, papalabas yung lalaki sa katapat bahay. May dalang ulam. Madalas kasing nagbibigay yun ng ulam sa mga bahay-bahay mula nung mag-lockdown. Mayaman kasi. Nadapa-dapa pa ako kamamadali ko. Si papa naman, muntik nang mabangga sa gate yung kotse sa kagustuhang makapasok agad. Sa likod kasi nung lalaki, nakasunod yung babaeng nakatrahe de boda. Si papa umabot ng binibigay na ulam nung lalaki. Nagpasalamat siya ng mabilis tapos pasok na siya sa loob. Nung nasa kusina na kami ni papa, napayakap ako sa kanya. Kasi yung babaeng nakatrahe de boda, nakaturo all the time sa lalaking yun. Parang sinasabi niya sa amin ang tumulak sa kanya ng gabing yun, yung asawa niya mismo.